So this is problem number 16 and problem number 17. So ito na po yung magiging last or huling problem po natin sa inverse of hyperbolic function. Then magpo-proceed na po tayo sa multiple integral, which is yung mga dalawang integral, ganun po. So, malaman niyo po mamaya. So yan, unahin natin yung problem number 16 sa integral of the leading to the inverse hyperbolic function. So problem number 16. So siguro sa 16 obvious naman na ang u squared dito is yung 3x squared. Then pag i-square root mo yan, this is square root of 3x na lang, no? So this is a squared dito is 1. Then magiging a mo, this is positive 1. Then ito i-differentiate mo, ano may derivative nito? This is du all over square sorry, hindi mo i-derive ito. Iyan tawag dito. Mag-ano ka? I-differentiate mo ilabas nung ng square root of 3 kasi constant. So this is dx, no? Yung derivative of x kasi is 1. So this is dx na lang. Then ito tanggalin mo lang dito. Then dito balikan natin yung problem. So this is integral ng ano ba ito? Obvious naman siguro, so same lang po yan. So this is dx, no? So this is dx pala, sorry, square root of a squared plus u squared. So alam natin yan is inverse ng sine, no? So alam natin inverse of sine kasi yan. So this is meron itong du dito, no? So this is du, no? Du all over square root of 3. So, inverse of sine yan. So, ilabas lang natin yung 1 all over square root of 3. Then, ito inverse ng sine. So, this is sine ng hyperbolic ng u all over a. Ang u natin ito is square root of 3 x all over a na 1 plus c. O simply, 1 all over square root of 3 ng inverse ng hyperbolic ng square root of 3 x. Divide mo lang sa 1. So, this is square root of 3 x plus C. So this is the final answer, no? Yan yung magiging final answer natin. So problem natin sa number 16, no? So this is the final answer. So proceed pa tayo sa 17. So pwede na pong gawin exponential. So exponential ito. Pero tinatamad ako. So yan. Kaya na po mag-convert ng exponential. So problem number 16. Paano natin itong gawin? 17 pala. Sorry, sorry. Igawin na lang natin kaya itong tawag dito. Completing the square, no? So gawin natin completing the square. So this is integral ng 1. This is x squared minus 6x. So 6 divided 2, this is 6 divided 2, this is 3. 3 squared is 9. So positive 9. Then plus 5 to negative 9. So parang balance lang po. So this is dx na lang, no? Para may click. So this is integral ng dx. So pwede natin itong gawing, kasi ito hanggang dito perfect square of trinomial. So gagawin lang natin is square of binomial. So this is x minus 3 quantity, then 5 minus 4, this is 5 minus 9, this is negative 4. Yeah. So this is a squared is equivalent of 4 and u squared is equivalent of x minus 3 na may quantity. Then square mo lang yan both side. This is a square of 4, this is 2. Square root of u, this is u. Square root of x minus 3, this is x minus 3. Then differentiate mo, du is equivalent of dx. Yan. So, ang gagawin lang po natin dyan, ibabalik natin doon sa problem. So, this is integral ng dx. Ano yung dx natin? This is du. All over, ito, yung square root of ito, which is yan yung u squared. Then, minus 4. Yan yung a squared natin. So, alam natin na pag ganito yung form nito, inverse ng hyperbolic ng cosine. So, this is cosine ng hyperbolic ng u all over a. Ano yung u natin? This is x minus 3. Ano yung a natin? This is 2 plus c. Yan. So, gagawin lang natin itong exponential. Leading to exponential. So, ganito yan. Matatanda yung formula ng exponential. This is ln of u plus square root of u squared minus a squared pag naka cosine plus c. Yan po yun siya. So, ito, i-convert natin ng leading to exponential, no? Para maiba naman yung sagot natin. So, this is ln ng u. Ano yung u natin? This is x minus 3. Square, positive ng square root of u squared. Ano yung u squared natin? This is what? This is x minus 3 na may quantity. Then, ano pa? Minus 4. Yan, plus c. So, ito yung magiging sagot.
I mean, pwedeng ito yung magiging sagot mo, pwedeng ito. So, pwedeng ito po. Kahit saan naman pwede, wala naman mali dyan. So, kahit ano, ito yung pipilin mo, o ito, same lang po yan. Ito kasi naka-leading to inverse ng hyperbolic. Ito naka-leading sa exponential ng hyperbolic. So, yan po. So, thank you po and God bless sa patuloy na pag-support sa ating channel. Then, I hope na marami pa tayong problem na masosolve. Then, pwede din po kayo mag-request na kahit anong problem sa math. So, pero ang pinapriority po dito is yung lecture po sa civil engineering. Kasi, balak ko po kasing tapusin lahat ng major sa civil engineering. Sana matapos po natin kaagad. So, yan. Thank you po and God bless. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Thank you.